Yo, what's up guys? Welcome to Rad Hans Channel. For today's video, ituturo ko sa inyo kung paano i-connect yung BPI debit card into your Steam para makapag-download kayo ng game sa PC. Pero before tayo mag-start, please like, subscribe, and hit the bell button para updated kayo sa mga tips and tricks tutorials natin about sa PS4, sa PC, at sa Streamlabs OBS, at saka kung ano pang pwede namin may share para sa inyo. At saka huwag nyo rin kalimutan na i-like yung Facebook page namin at saka yung Twitch. So yun, let's go and proceed na tayo sa tutorial. So ngayon, ang una natin gagawin is pumunta sa BPI website. Ito. BPI Online. Ayan. Tapos i-click natin yung BPI Online. Tapos magla-login tayo doon. So ngayon, login na natin. Once na makapasok na tayo sa account natin, punta tayo sa Other Services. And then, punta tayo sa Card Control ito. Ayan. I-click natin yun. Tapos, lalabas to. Tapos i-click natin yung Show Card Settings. Ayan. By default guys, naka-disable tong e-commerce access. So kailangan natin i-enable to para ma-link natin yung account natin, yung BPI account natin into our Steam account. So once na ma-enable mo yan, balik naman tayo sa Steam app. Ayan. So ngayon, naka-login na ako dito. Tapos punta tayo dito sa ito sa may pangalan na to. Ayan. Click natin yan. Tapos View My Wallet. So ayan, meron pa akong 177. Tapos, kunwari mag-a-add tayo ng 1,000 sa funds natin. I-click natin to. Add 1,000 and add funds. Once na maklik natin yan, ngayon kasi naka-link na yung account ko. So, ang gagawin natin, i-change natin to. Tapos, meron kayong pagpipiliin dito sa click select a payment method. Kailangan yung piliin yung MasterCard. Kasi, sa BPI natin, kung makikita nyo, makikita nyo itong logo na to, itong MasterCard logo na to. So, ibig sabihin MasterCard tayo. So, ayun, click natin yung MasterCard. Tapos, meron ditong card number. Minsan kasi nalilito tayo sa card number at saka account number. Ang account number kasi is yung 10 digits na makikita nyo sa account nyo sa BPI Online. Ito yung account number nyo. So, ang kailangan natin is yung card number. At yung card number is nakalocate doon sa card natin. Dito sa card na to, which is yung nasa harapan. 16 digits yan guys, huwag kayong malilito. Sa card number is 16 digits at yung account number is 10 digits. So, ang ilalagay natin dito is yung nakalagay dito sa harapan. So, ayun. Fill up natin to, lagay natin. Tapos, yung expiration date nandito din sa baba. Nasa baba lang siya ng, ano, ng card number. So, ayun. Sa akin kasi, ang expiration date niya is nakalagay 3 and 26. Ayun. At ang security code is nakalocate sa likod ng card nyo din. Yun yung 3 digits. Okay? Yun yung may kita nyo 3 digits sa likod. At please, ingatan nyo tong numbers na to. Huwag nyong ipapaalam kahit kanino. Itago nyo kung sakali. At sa mga bata na nanonood dito sa atin, please lang, before kayo bumili, ipaalam nyo muna sa magulang nyo. Kasi once na nag-purchase kayo ng game, mag-email yan sa card holder. So, ayun. Iwasan nyo, baka pagsimulan pa ng away nyo ng magulang nyo. So, ayun. Tapos, dito, i-fill up nyo lang to kung ano yung first name ng cardholder, last name, billing address, line 1 and line 2. So, kung anong city ka, kung anong zip code, countries, tapos, syempre, Philippines, phone number na ginagamit. Tapos, ayun, save my payment information. So, check as easy next time. Pwede nyong i-check to or hindi. So, kung gusto nyong mabilisan lang, or for example, isa lang talaga yung gumagamit ng PC nyo, okay to. Kasi since kami, dalawa lang naman kami gumagamit nito. So, kailangan naka-check to para hindi na kami mag-fill up ulit. So, ayun. Ngayon, kung marami kayong gumagamit ng PC, uncheck nito para secured, para hindi agad-agad nakakabili ng mga games kung sino man yung gumagamit ng PC nyo. So, ayun. Tapos, i-continue natin yan. Tapos, lalabas tong information na to about sa information ng ano nyo, ng account nyo. So, ngayon, ay i-check nyo lang tong I agree the terms in Steam Subscriber Agreement. Tapos, purchase. Tapos, now, once na ma-purchase nyo yan, good to go na yan. Magkakaroon na ng laman yung Steam wallet ninyo. Tapos yun, pwede na kayong bumili ng mga games. Lalo ngayon na naka-sale tong Steam hanggang July something. Nakalimutan ko hanggang, basta hanggang July, ano ata, July 5 or 7, nakalimutan ko. Check nyo na lang. So, yun lang guys. So far, maraming naka-sale ngayon sa Steam. To check natin. Dito sa store and featured, sobrang dami. Tignan nyo yung mga naka-sale. Naka 50%, 35%, may 80 pa nga. Marami akong nabili, siguro mga 5. Yung isa ko nga nabili na
na game is worth 98 pesos lang. So ngayon, grab nyo na yung chance na makabili kayo ng mga murang games. So yun lang guys, sana may natutunan kayo sa video na to. And don't forget to like, subscribe, and hit the bell button para updated kayo sa mga tips and tricks natin. So yun lang guys, bye!